Nangyari na ba sa iyo na di mo mabuksan ang GCash mo o may lumalabas na error message? Lalo na kung nagpalit ka na ng phone at ayaw pa rin gumana sa bago mong phone. At of course, sino ba naman na hindi mag-aalala lalo na kung may lamang pera ang inyong GCash tapos hindi niyo mabuksan. So ituturo ko sa inyo ngayon kung paano tayo mag-reset ng ating phone, paano tayo mag-clear ng memory at ng cash sa ating GCash. Okay, so ituturo ko sa inyo mga paraan. Tara, isa na natin. So, meron tayong mga solusyon. Unang-una ay ang clear all notifications. So, lahat ng notifications sa ating cellphone, yan ang una nating i-clear. Okay? Normally, makikita niyo notifications sa ibabaw. So, yan yung mga i-clear natin. And then, scroll down nyo lang ang inyong screen and then click nyo lang sa ilalim yung clear. Okay, kung may natitira pang mga notifications, ganun pa rin. Ulitin nyo lang yung clear para ma-reset o ma-delete lahat ng ating notification. Okay, so solution number 2 tayo. So, paano tayo mag-clear ng memory at ng ating cache? So, una ay memory ang ating i-clear gamit ang ating Android phone at pupunta tayo sa setting at sa device clear. Okay, so ako ang ginagamit ko ay Samsung phone. Kaya hanapin nyo lang yung similar o kapareho sa inyong phone na nagsasabing tungkol sa memory. Okay, sa phone ko ang nakalagay ay device clear. Nandiyan po yung memory sa loob ng device clear. Ang storage ay 78.9 available. Okay, meaning meron nagamit at merong natira. So, i-click natin ang memory. At pag na-click nyo na ang memory, makikita nyo yung kulay green na yan, clean now. Okay, so 1 GB plus ang pwede natin linisin. Kamukha niyan yung memory na kinakaya ng TikTok, ng Facebook, ng Chrome, lahat yan, i-clear natin. Okay? So, click lang natin yung clean now. And then, napapansin nyo, isa-isa yan, nililinis ang lahat ng nasa memory ng ating phone. Okay? So, 2.6 GB now available. Okay? So, meron pa siya natira na plus 42. So, itutuloy lang natin ang ating cleaning. Clean ulit natin yung green. Click ulit natin. And then, yung mga natira ay lilinisin na rin niya. Okay? So, lahat yan. Yung Android, yung Google, Samsung, anything na naka-retain sa inyong memory ay lilinisin natin. Okay? So, yan. Kung mapapansin, 3.1 abel. Okay? So, kung may natira pa, ganun ulit. Paulit-ulit nyo lang hanggang sa mag-zero na lahat ng memory. Okay? So, solution number 3 naman, paano tayo mag-clear sa GCash cache? Okay, una-una, go to setting at hanapin nyo yung app. Normally, nasa ilalim lang yan, so scroll down nyo lang. Okay, ayun, and then nakita na natin yung app, so yan yung nasa red na arrow. And then click lang natin. And then hanapin naman natin ang apps na GCash. Normally, chronological order yan, so ABC, punta tayo sa G. Nasa D na tayo. Punta tayo sa G. Okay. Ayan. Kita nyo na yung GCash. So, click lang natin yan. Pupunta tayo sa storage. So, hanapin nyo lang. Scroll down ulit. Punta tayo sa storage. And then, click ko din natin yung storage. Ayan. So, kung makapapansin nyo ngayon, ang cache data, yung pangatlo, ay 27.16 MB. Okay? So, ang gagawin natin, i-clear natin yan. I-click natin yung cache clear sa ilalim. Okay, at kung mapapansin nyo, nag-zero na ang cache memory. Okay, meaning ready na tayo para sa ating GCash. Okay, so by this time, less na yung error natin at less na yung mga messages na matatanggap natin. So, most likely, dire-diretso na yan pag nag-try kayo ulit. At hopefully, wala na kayong problema. Okay? So, kung sakasakali man na meron pa kayo na-encounter na problema, i-comment nyo lang sa baba at sasagutin po natin yan. And huwag nyo na rin po kakalimutan na mag-like, subscribe, and hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. At ikasisiyan na rin po namin ang pag-thumbs up nyo sa ating FB channel from Mike TV. Okay, so mula maraming salamat po muli and